Hey, what's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa channel na to, welcome po sa channel na Matinig, kung saan pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase ng mga animals dito sa Pilipinas, kabilang na mga exotic pets. Pag-uusapan natin sa video ito, syempre, ang mga bagay na may kinalaman pa rin sa pag-aalaga ng mga koneho. At nandito po tayo sa San Mateo Rizal, sa isang tropang bak. Ito, matagal na itong nag-aalaga ng koneho at hingi tayo ng tips sa kanya. Alamin natin ang pagkakaiba, ang difference between meat type at saka yung ating mga pet type. So dati siya nag-aalaga ng meat type, mga local NSA, at nag-shift siya ngayon sa pet type. Alamin natin kung ano yung dahilan. So samahan niyo po ako dito sa Kids Rabbit Tree. At medyo swinerte tayo dito sa pagpunta natin sa Kids Rabbit Tree kasi meron siyang papiging. Mga maraming nakuhang ayuda to si Pops Kids. So lahat ng mga gustong pumunta rito, meron tayong paayuda rito. Merong tingnan natin kung alin yung mga nandito, ha. Samahan nyo ako. Ayun, nilipat lang natin. Nag-ano lang tayo, nag-relocate lang tayo ng ating ihawan. So yung mga hindi pa po kumakain ng mga viewers natin dyan, marami po tayong inihanda rito para sa inyo. Meron tayong tokwa. Ayan, merong mga inihaw na isda. Siyempre, kompleto yan sa sausawan. Dito sa Kids Rabbit Tree, hindi lang rabbit ang inaalagaan nila, meron din silang mga manok katulad nito. Ayan, ang lalaki. Mga bantam chicken. Okay, so mga ka-spikes, katulad na nabanggit nyo kanina, kasama natin ngayon, walang iba, si
Kids Luna ng Kids Rabbit Tree. Hello, Boss Kids. Kumusta? Magandang hapon. Kumusta rin? Tingin ko sa pag-a-course natin. Ayan sila, nag-aantay sila ng ating vlog. So ngayon, pag-uusapan natin na Pops Kids ay tulad nung nabanggit ko sa kalit tungkol sa pagkakaiba ng mga meat type at saka feed type na kuneho. Kasi nabanggit ko nga before, dati kang nag-aalaga ng mga tawag dito ng mga pet meat type, tapos ngayon napunta ka rin dito sa mga meat type na katulad dito. Anong tawag dito sa breed na to? Bari, tawag dito sa mixed breed na siya. Pinatawag na lion trap. So combination siya ng dalawang mixed breed na pinrasis breed para lumabas yung gantong dalawang combined trait sa isang rabbit. Okay, so ito yung tinatawag natin na tatawag sa kanila, Lion Lop. Ako medyo matagal na lang nag-aalaga ng kuneho. Nag-stop ako, then bumalik lang uli. So nung pabalik na ako, sa'yo ako kumuha ng, naalala ko, kumuha ko kayo ng anim na local ensay, right? So doon ako uli nag-umpisa hanggang sa naparami ko uli. Ngayon, pwede ba kaming makahingi sa'yo ng tawag dito ng tip kung ano yung pagkakaiba ng meat type sa pet type? So pwede mo bang ipaliwanag sa mga nanonood ngayon kung ano yung pagkakaiba ng dalawang uri ng kuneho? So yung sa unahin muna sa meat type, no? Sa meat type muna tayo. Usually commercial type itong mga to, yung mga rabbit na inaalagaan for commercial use, pang karne talaga. Tama. So yung mga rabbit na ito, tumitimbang ng 3 kilos pataas, so mas maganda sila kung kakarnihin. Sa mga pet type naman, may mga pet type kasi nagsisimula sa mga small breed, may mga large breed din na or giant breed na pet type na usually inaalagaan or kept for almost makikipir lang talaga, pang-keep lang talaga sila. Para pang-display sa kanilang farm. So ngayon, ang pag alamin natin yung pagkakaiba in terms of pag-aalaga, di ba? Kasi syempre magkaiba ng ng way ng pag-aalaga, although parehas kuneho, pero may kanya-kanya silang mga pangailangan, kumbaga. So sa meat type, katulad ng meat type, di ba, ano yung madalas nating binibigay sa meat type? Normally mga grass, di ba, ganyan. Sa meat type, usually naman yung goal natin sa meat type is yung matablis yung paglaki nila, and then yung pagbigat ng timbang nila. Kasi ang purpose mo nga is katayin sila in certain period of time, yung konti lang ang gasos mo. Tama. Sa pansy naman, tulad ng mga gantong breed, usually hindi naman ang kaibahan sa nilang sa meat type is kasi naman grooming. Tapos more on hay sila or grass. And then mas laan pa rin yung time mo sa mga gantong klase ng hayop, kasi sa meat type less sila maintenance. Low maintenance. Unless sa fancy talaga, andun na yung grooming mo. Yes, okay, weekly, may trimming ka. So yung diet din nila, hindi lagi pakaibigay ka na bigyan ng pagkain. So lagi yan nasa tamang feeding program. Okay. So again, mga ka-spikes, yun yung pinag-uusapan natin. So dalawang klase ng kuneho, meat type at saka pet type, magkaiba sila ng paraan ng pag-aalaga. May mga kanya-kanya silang pangailangan na dapat malaman natin. So sa ngayon, nauuso yung tinatawag nating meat type. So mas marami ngayon nag-i-import. Alam ko na, naririnig ko marami nag-i-import kasi nga mas gusto nilang mapalaki yung kanilang mga kuneho. Yun ay para naman doon sa meat type. Pero sa pet type, parang mas bihira, ano? Although mayroon din mga klase ng mga meat type na rabbit na ginagawa rin pang pet ng ibang rabbit lover. Kasi iba-iba rin naman ang gusto nila sa rabbit eh. Yung iba gusto ng mabalahibo, ng maliit. Yung iba naman, parang ganito. Ang gusto naman ng iba is yung malaki siya, pero okay, less siya ng maintenance. Ang gusto lang nila is may pet lang sila. Okay. Hindi katulad ng pansy na o yung maliliit na rabbit na kailangan mo talaga ng grooming palagi, tutok ka palagi. Hindi katulad sa meat type na umaga papakainin mo siya, bibigyan mo siya ng hay, and then sa gabi papakainin mo na naman siya, din tapos na. Okay. So daily routine sa pansy kasi, kung masipag ka
ang fur niyan, kailangan lagi mong sinusuklay. Kasi doon mo makikita eh, yung ganda ng rabbit. Pagka yung fur nila, is full bloom sila. Kasi kung matin siya a bull, papangit talaga yung rabbit mo. Then, pagka umihi sila, sumasabit yung ihi, tsaka yung dumi nila doon sa fur. So, ang mangyayari, mabaho. Naging untiny sila, no? So, kung hindi mo natututukan. Ako before, nagkaroon din ako ng mga katulad nitong teddy lionhead. So, ang problema ko nga kasi dahil ako'y laging nasa trabaho, so hindi ko siya natututukan. So, anong nangyayari? Nagbubuhol-buhol yung kanyang mga fur dito, no? So, yun yung disadvantage. Sa pampaglilinaw, mga kapatid, mga ka-spikes, may mga ilan kasi tayong mga kaibigan, kakilala na ang pagkakaintindi kapag fancy or pet type, ito yung mga pang-show lang. So, hindi ganun po yun kasi meron tayong meat type na pang-show din, tama ba? Merong meat type na ginagamit sa show. So pinapakita nila yung quality standard, ng standard ng breed bilang meat quality sila, meat type. So lahat naman ng rabbit, lahat ng uri ng standard breed, may kanya-kanya silang standard para sa breed nila. So kung sa meat may kung sa fancy may standard, ganun din sa meat type, may standard din sila. Okay, so Pops Kids, pag-usapan naman natin tungkol sa kanina, pagkain, yung pagtutok, sa pangailangan nila. Ngayon, pag-usapan natin, magkaiba rin ba sila doon sa caging nila, yung kanilang kulungan? Magkaiba rin ba ito? Parehas lang doon sa meat type? Sa meat type, nangangailangan ho tayo ng mas malaking cage o mas malaking mga pen kada breeder. Kasi nangangailangan sila ng space, halimbawa for breeding. Mas marami mag-anak ang mga fans ang mga meat type na rabbit na umaabot minsan ng 8 to 12. So kung maliit ang kulungan nila, maaari silang maapakan, ma-injure, nakasama yung back. So need natin ng at least 24 by 24 2 feet by 2 feet yan ah. Sa mga meat type, pero yung mga meat type na mas malalaki pa, yung mga standard size ng Cali or Palomino or New Zealand, mas malalaki, mas maganda. Okay. So, the bigger, the better. Pero dito sa mga katulad nitong mga fancy, hindi sila ganun kalaking space yung kanyang requirements. Hindi naman ganun kalaki, pero mas maganda tama lang din sa size nila. Kahit na maliit sila, kailangan pa rin nila ng galawan para mag-exercise. Hindi yung talagang maliit lang siya, tapos maliit pa ibibigay mong cage. Okay. So, tanong ko lang, alin ba mas prone sa sore hocks? Itong mga fancy o yung mga meat type? Mas prone sa sore hocks ang meat type or yung mga rabbit na mas mabibigat. Kasi once na bumigat sila, yung pressure sa paa nila, nagagasgas minsan sa wire. So, ang nangyayari, mag-sore ito, minsan magsusugat, doon nagkakaroon minsan ng mas malalang condition pa sa paa nila. Namamaga, minsan nagiging abscess. Tapos nagkakaroon siya ng infection. Tapos mamamaga, so infected na yung sugat niya sa bacteria. So, ang nangyayari, stress na rin sa rabbit. So, yung traits niya, di ba, dapat, sabi mo nga kanina, ito ay galing dun sa dalawang mixed breed. Dalawang pure breed na pet type na ako nagsimula. So, una meron ako isang Holland and then meron akong Lionhead. So, ang ginawa ko, pinag-breed ko sila and then sinilip ko yung gusto kong may lumabas na treat na good treat sa kanila. So, yung sinilip ko yung nakababa yung ear and then single main carrier na siya. So, by process breeding, inabot din ako ng almost 2 to 3 years bago ko na-combine yung dalawang trait na ito sa isang rabbit. So, hindi siya ganun kadaling gawin. Kapag pinag-breed mo lang ang Lionhead at Holland, is Lionlap na ang lalabas. So, kailangan pa itong matagal yung proseso, no? Process breeding pa na kailangan mong gamitin din yung konting kaalaman dahil gagamit ka ng maraming technique dito. Siyensya. Lalo na yung pagpapalabas ng main genes. Okay. Tsaka maraming throwback, maraming mixed breed na siya. So, ibig sabihin maraming ng reject. So, maraming kang dapat alisin. So, ang nangyayari dito is select then breed, para makuha mo yung magandang trait na gusto ko. So, pinatawag natin dyan na selective breeding, tama ba? So, yun yung... Kasi hindi talaga kilala yung gantong breed dahil nga hindi siya standard. So, ito is parang pinraject mo lang
to have new breed na localized na mix. Okay. So ito yung trademark, ano, yung ating Lion Lab. So ngayon, tanong ko lang, ina-advise mo ba sa ibang mga kasama nating magkukuneho na mag-mix nung pet type at saka meat type? Kasi ang para sa akin, in my own opinion, parang sinira mo parehas yung dalawa. So, pero kung meron ka namang project, diba, bakit hindi? Pero sa'yo, sa opinion mo? Sa totally kasi, meron naman talagang mini Lion Lab. So, tinignan ko siya sa isang rabbit group sa ibang bansa, sa British Rabbit Council. So, meron siya tinatawag na mini Lion Lab. So, bakit walang mini Lion Lab sa Pilipinas? So, ang ginawa ko, tin-search ko kung saan ba ito nakukuha o saan mixed breed ko gagawin para lumabas yung gantong breed. Although, wala akong standard na ginamit sa kanila dahil puro quality lang sila. Kung wala naman ho kayong project breeding or wala naman ho kayo talagang dapat na patunayan sa pag-breed, lalo na yung mga newbie, huwag nyo na hong gawin ang mag-mix ng mag-mix. Mas okay po kung halimbawa, kung standard breed na hong meron kayo, yun na yun lang ho yung breed nyo, kung standard breed. Kung Lionhead, kung Holland, Holland. Kung ako bibigyan ho ng pagkakataon, kung magkakaroon ako ng pure breed ulit, hindi na ho ako gagawa ng ganito. Okay. Kasi nagawa ko na. Okay. Nakuha mo na yung, Yung gusto ko. So, yun. Kung nagugustuhan nyo po yung mga topic na ganito, yung mga content na ganito, huwag nyo naman po kalimutang mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po yung bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ako po ay nag-upload ng isang gandalong video sa loob ng isang linggo. At ngayon naman, tanungin naman natin si Pops Kids kung bakit from meat type ay tumalon siya dito sa pet type o tinatawag nating fancy type. Out of curiosity lang po, dahil nga hindi gaano pinapansin yung meat, hindi gaano pinapansin ng mga panahon yun yung mga fancy. More on ang nakikita ng mga tao is yung mga tinatawag na local in New Zealand, local mix. So ako naman, dahil wala akong gaanong kondi mga panahon na yon, so ang nagtulak sa akin para mag-produce ng fancy or mag-ship sa fancy is yung na-inlove ako sa mga gantong mga klase natin. Yung tinatawag na lap ear and then yung mga balbon. So kung papansin ninyo, hindi po standard yung rabbit na ganito. Sila po ay tinatawag na mixed rabbit. So ito po yung tinatawag na Lion Lock. Ang Lion Lock po ay hindi po standard breed. Ang breed na po nito ay binragic po siya, binreed simula sa dalawang magkaibang rabbit, New Zealand, Holland Lock and New Lionhead. Binreed and then makailang ulit pang binreed para makuha yung dalawang traits sa isang rabbit. So mapapansin nyo, maliit na siya, nakalapir, and then like Lionhead, meron main siya, nagkatalon siya ng main jeans. So, inuso ko na magkaroon ng gantong rabbit. Sabi ko kasi na hindi ko kaya bumili dati ng mga mamahal ng rabbit. At syempre, bago tayo magtapos sa videong ito, ay hindi kami ng advice sa'yo, Pops Kids, kung ano yung ipapayo mo. Although meron ka nang naibigay na advice kanina, so baka meron ka pang karagdagang advice para sa mga kasama natin yung mga bago nagkukuneho. Okay, sa mga bago na gusto mong pasukin yung gantong hobby or eventually magiging business sa katagalan, alamin nyo muna kung anong goal ninyo. Kung anong gusto nyo paramihin. Kung fancy mo ba or meat type. Kasi kung fancy kayo, at least alam nyo kung ano yung dapat nyo gawin sa mga fancy. Kung meat type, alam nyo rin kung saan patutunguhan nung inaalagaan ninyo. Kasi once nandito sa kuneho, hindi lahat ng matutunan mo sa isang araw is applicable yun sa susunod na araw na naman. So, learning never stops sa pagkukuneho. Alangan, lahat ng ang gagawin kayo rin sa mga newbie, standard. Karaniwan, alamin ang standard and lahat na yun, dire-diretso yung matutunan nyo na. Okay. At syempre, dagdag ko lang yan, kapag tayo ay newbie, tapos nanghingi tayo ng advice doon sa mga matatagal na kukuneho, makinig po tayo, ano, kasi yung mga binibigay nila sa ating mga payo ay totoo po yan, base doon sa kanilang karanasan. So, minsan kasi may mga nanghihingi ng payo sa atin, tapos hindi naman naniniwala. So again, kung gusto nyo po matuto, humingi tayo ng payo sa mga nauna nang magkukuneho at syempre maniwala tayo doon at sundin natin kung ano yung mga advice nila. Tsaka isa pa, lilinawin ko sa lahat, karaniwan sa newbie, ang kasanayan ng isa
maari sa isa pero hindi sa pangkalahat. Tama, maaaring gumana sa isa pero hindi sa pangkalahat. Piliin ninyo, piliin, suruin kung ano yung dapat yung matutunan sa pagkukulino. Yung tama, kunin nyo, yung mali, yung basura. Tama, okay. May mga isa shoutout ka ba, Pops Kids? Shoutout ko yung mga backbreeder na nandito ngayon. Ha? Shoutout kay Dominic na last mag-ML at kumain ng pichi-pichi. Kay Kelvin na sana kaya next year magka-shota niya. Yung supplier namin, huwag ka magbabago. Tama, dapat laging marami supply. Dapat laging marami supply. Kay Pops Ricky, thank you. But ano lang, sa mga tips lang, punta lang po sa page ni Kets Rabbitry, nakapinpost po lahat ng gusto nyo malaman. Tama, yung nakalimutan ko, ano, pagka meron kayong mga gustong malaman regarding sa pag-aalaga ng kuneho, pasyalan nyo po yung page ni Pops Kids at lalagay po natin dyan yung kanyang logo sa may screen, tingnan nyo po, nandyan po. So, isitahin nyo po at marami po kayong matutunan. Sa mga basic po, basic needs ng kuneho, basic kailangan basic sa pag-aalaga, basahin lang po at intindihin. Kung hindi kaya mong intindihin, tsaka ho magtanong. Okay. Shout out din kay Pops Johnny na kanina pa on the way, hanggang ngayon wala pa rin. Shout out din kay Pops Donny na na hindi sumama sa reunion nila, dito nag-reunion. Ayun, maraming salamat. Tingin ka naman sa camera kasi. Tingin silip ka mali. Aga San Isidro, Montalban, Rizal po. Sa lahat ng mga taga Montalban. Baka naman. Shout out po sa inyo lahat. Libre daw pag tumakay kayo. May discount. Sen, maraming salamat at syempre, magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Spikes and Fur TV. So, nandito tayo sa puno ng mulberry. Kung ulang pa kayo sa mulberry, dito lang. Marami to, oh. Ayan. Ang dami. Lumalaki ng ganyan yung mulberry natin. So, importante din ang mulberry sa mga kuneho. Kinakain din nila yung dahon nito. Pwede natin ipakain sa ating mga kuneho. Ayan. So, medyo sinalanta tayo ng bagyong Ulysses. Ito pa yung ano. Ito pa yung natira. The aftermath, ika nga. Ayan. So, hindi pa siya masyadong nakaka-recover. Mga plantito at plantita natin na nanonood pa rin dito sa channel na to. So dito makakakita tayo ng magandang idea paano natin mapapaganda yung kubeta. Ayan. So lagyan lang po natin ng halaman, tsak gaganda ang ating kubeta. Ayun, at syempre mga ka-spikes, nandito po yung ating isa pang kabak. Pambak yung supplier namin dito. Meron yata siyang gusto sabihin. May isa-shoutout ka ba, bro? Pa-shoutout nga pala sa mga newbie saka sa iba na papalo na rin yung page ko, 257 Rabbit 3. May mga supply din doon about sa rabbit. Kung gusto niyo bumili, doon lang sa page. Yes. Okay. Sige.